Good morning, everyone. Welcome to our Sunday worship service. So we're glad that you are with us right now and joining with us, worshiping the Lord our God. So we hope that you are doing well there sa inyong mga kinalalagyan. So yun nga, let's celebrate today because today is a day that the Lord has made, and be glad in it. So my name is Mark Bryan, and here's my and I'm Renzel po. Medyo mahihain do si Renzel eh. And would you take a minute and share the stream on your Facebook so that your friends or family can join you watching our service today? Okay, go ahead, Renzel. What else you can say? Diba? So, yun nga. And we encourage you na, share this live stream to your friends, to your Facebook, what they call it, one? Timeline ba? Timeline. Yeah, timeline. You know, I'm not kind of a very social media person, but, you know. Well, let me share us something, some of my words of encouragement as I as papunta ako dito sa church kanina, nag-ano ako, nagbasa ako eh. So I'm pondering kung ano yung ma-share ko, because yun nga, we are hosting right now with Renzel, and you know Renzel is quite shy. Alam niyo naman, di ba? Konti lang yung sinabi, pero di ba? Di ba? So yun nga, I want to share this to you. We all know that we all know and can't deny that we are still in these times of uncertainties. But I just want you to know too that there is one that is certain or sure, and that is God, our God. God promised you that He will never leave you nor forsake you. Kaya kalma lang kapatid, kalma ka lang diyan na nanonood ngayon, nakikinig. All will be well. Amen. 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 Ang ganda ng contribution mo. Diba? So, yun nga, chill ka lang, relax. Huwag kang masyadong ano diyan, huwag kang masyadong anong tawag ba diyan? Yung Bisaya kasi ako eh. Huwag kang masyadong mataranta ba? Diba? Huwag kang masyadong ma-stress sa mga bagay-bagay na hindi mo naman kailangan, 'di ba? Ma-stress. 'Di ba? So, and let me continue. The Lord protects, provides, and preserves those who are totally broken and yielded to His love and promises. Yun nga, as we all know that sa mga nakasubaybay sa mga sa series natin this month about the promises of God, yun nga, the promises of God will always accomplish. Kasi God is faithful. God is not a man that could lie. Diba? So, always remember, God will always be faithful to fulfill His love and promises for you right now na nakikinig ngayon. God is the same yesterday, today, and forever. What miracles! I want you, kung gusto mong i-take note ito, take note ka. Diba? Diba? So, let me continue. What miracles He did to Abraham, Moses, and other heroes of faith long before, He will surely do it for you and for His glory. Amen? Amen? So, ulitin ko ulit. What miracles He did to Abraham, Moses, and other heroes of faith long before, He will surely do it for you and for His glory. So, kaya yun nga, sabi ko nga kanina, kaya kalma ka lang dyan, huwag kang masyadong ma-stress yung mga bagay-bagay na yun nga. Diba? Alam mo naman ang mundo, masyadong maraming mga bagay na nakaka-stress, diba? So, God withhold no good thing to those who faithfully and brokenly trusting Him. So, patuloy lang kapatid na mag-trust kay Lord kasi God is a trustworthy God. He is worthy of our trust. Amen? Amen. So, amen. Diba? Oh, so, yun nga,
let's have a recap or review last week's topic. Last week's topic is all about God's promises, and the bottom line is God's promises will be received through faith. May bisa ang pangako dahil Diyos ang nangako. Amen. Amen. So Renzel, I just want to ask you kung ano yung natutunan mo last week. I believe na nakinig ka last week. God is faithful, kuya. God is faithful. Amen, amen. Diba? As always, ano pa? Ikaw, kuya, ano natutunan mo? Ano natutunan ko is, based sa aking mga sinulat, diba? Siyempre, diba? Note takers are history makers. Mm-hmm. English, oh. Diba? So, ang natutunan ko is, syempre, about dun sa topic last week, diba? So, yung number one is unweakened faith. So, you must have an unweakened faith. You must have a strong and focused faith. Don't look to your circumstances. Instead, look and focus to God's promises. Yun nga, diba? Sabi ko kanina, ulitin ko naman, huwag kang ma-stress sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Diba? So focus ka kay Lord, wag sa mga circumstances like sa workplace mo. Alam naman natin na some of us were medyo nakat yung hours, may mga laid offs, but still despite sa mga nangyari sa ating paligid, God is still faithful. God Amen. Is good all the time, and all the time God is good. Amen. Amen. Diba? So isa pa ang mga natutunan ko is to have a steadfast faith, to never waver in your faith. And last is yung about sa topic is to have a confident hope and fully convinced that God's promises will surely be fulfilled sa ating mga buhay. Kaya yun nga, chill ka lang kapatid, chill ka lang dyan sa iyong kinalalagyan, and trust in God. Amen. Amen. So Renzel, ano pang idadagdag mo ngayon? Magtiwala lang po kay Lord, and Amen. Huwag mawawalan po ng hope. Amen. God is always with us. Amen. Kay Lord lang talaga magtiwala, kasi kung sa tao ka magtiwala, alam mo naman natin ang tao is not perfect, 'di ba? Only God is perfect, and you know, human as we are, 'di ba? Our nature is, we have a nature na, yun nga, we're not perfect. Human as we are, we have some flaws. We are frail. Right? Diba, Renzel? Hindi tayo perfect. Kaya minsan, nagkakamali tayo. Kaya, trust on the Lord. Kasi si Lord hindi nagkakamali. Sure lahat ng ginagawa ni Lord. Amen? Amen. Amen, amen. Amen. So, diba? So, kung ano ba? Diba? So, steady ka lang dyan, kapatid, and we'll move on in a bit to our praise and worship, and I encourage you to be at a posture of worship, and to have what you call this one, a heart of worship, a heart that is willing to worship the Lord our God. So right now, I invite the whole worship team to shower up to 5K viewers natin dyan. Oh, okay. I forgot. Shout out pala sa mga nanonood dyan. Sino po ba? Ah, Riddell Rosario. Ah, Lorna O'Malley. Shout out po. Ati Jesseline. Ati Jessie. Kamusta po? Oh, okay. Hi po kay Kuya Tristan. Sorry. Hello! Ati Jovelyn De La Cruz. Shout out po. Oh, Ati Mel. Shout out po. Hope you are doing well there. And what else? Who else, I mean? Oh, okay. So, yeah, may dadagdag ka pa ba, Renzel? Okay. So, yun nga. Excuse me.
ano, steady ka lang dyan and be in a posture of worship. So right now, I want to invite the cool team, the worship team, to come at stage and be in the presence of the Lord. And let's worship the Lord with gladness. Amen? Amen. So, Amen. Yep. That's all. And before that, let's pray po muna. Lord, thank you for the lives of everyone right now that watching and listening, Lord God, to this live stream. Lord, thank you that whatever, Lord God, they are going through right now, Lord God, sa kanilang mga buhay, Lord, I pray that I pray for your heavenly and your divine intervention, Lord God, sa kanilang mga buhay, Lord God, whatever they need, Lord God, in their lives, Lord God, Lord, you will surely, Lord God, sustain. You will surely, Lord God, supply everything that they need, Lord God, according to the riches of your glory, Abba Father, in Jesus' mighty name. Lord, thank you for everything. We will worship you, Lord God, with gladness, with joy, Lord God, in our hearts, Lord God. It's all for your glory and honor, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Welcome everybody, both live and for our people that are here right now. Yes. All right. Amen. For the people that are watching us live, welcome to JA1 Fort McMurray Sunday service. Amen. And for everyone that is here at church right now, welcome. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I just want to share something quickly. It says in Deuteronomy 6, verse 5, it says, love the Lord your God with all your soul and with all your strength. Amen. Hallelujah. How many of us can really say that to the Lord? That full surrender. That Lord God, Lord, I love you with all my heart. I love you with all of my soul and with all of the strength that I have. Lord, I love you. Amen. In Revelation 3, verse 15 to 16, it talks about lukewarm Christians. Amen. On weekends, they belong to the Lord. And then the rest of the week, they work for the world. Amen. We know God that we are serving. God is a jealous God. Amen. And in Matthew 6, verse 24, the Bible said that no one can serve two masters. Amen. For either he will hate the one and love the other. Amen. It's either you love God or you don't. It's either you're in or you're out. You know, there's no sometimes, there's nothing in the middle. Amen. So this morning, I want to ask you, are you ready to say, Lord, here I am. Lord, you can have it all. Amen. Are you ready to say, Lord, I am available to you. Amen. There's so many distractions, right? But we know that, you know, our God is a jealous God, and He wants all of you. He wants 100% of you. Not half, hindi kalahati. He wants it all. And are you ready to say, surrendering your heart and saying, yes, Lord, it is my joy to give you everything. Hallelujah, hallelujah. Let's get in the presence of our Lord Father God right now. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God. Narrow. Narrow as the road may seem, I'll follow where your spirit leads. Broken as my life may be, I will give you everything.
Father God, to honor you. Hallelujah, hallelujah. Here I am. Here I am. Be the prayer of our heart. Here I am. Here I am. You can have it all, Jesus. You can have it all. Here I am. Oh, yes, Lord God. Lord, here we are, oh God. Here we are, oh God. You can have it all. You can have it all. Nothing truly is a sacrifice. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Amen. Hallelujah. In Colossians 3, verse 1, it says, "Since then, you have been raised with Christ. Set your heart on things above, where Christ is, seated at the right hand of God." Hallelujah. The key word on that verse is set your hearts on things above. Amen. At this moment, where is your heart right now? Is your heart set on earthly things? Is your heart set on the problems, life issues that you are going through right now? If so, let's elevate our hearts where God is. Amen. God has sacrificed His one
one and only begotten Son, so we can have a chance to see God face to face. Amen. Let's elevate our hearts where God's presence is. Amen. Let's elevate our hearts where we can find joy, peace, protection, and love. Amen. Hallelujah. And that can only be found in the mighty presence of our Father. Hallelujah. Are you troubled? Are you feeling overwhelmed? Diba? Ang dami nakaka-overwhelm right now. Diba? Na parang kailan ba matatapos yung pandemic na to? You know, and on top of the pandemic, hindi naman natatapos yung day-to-day issues natin, right? Pangangailangan natin, kalusugan natin, pamilya natin, how are my kids doing? Am I being a good parent? Am I, you know, am I doing good at my job? Amen? But you know what? Give it all to Jesus. Amen? Don't let yourself leave this door carrying the same burden that you came here. Amen? God have brought you here for a reason. Amen? To unload. Amen? Don't let yourself leave this Sunday service carrying the same weight. Amen? Free yourself of the overwhelmness. Free yourself of the depression. Free yourself of feeling loneliness. Especially here for us, not everyone have their families with them, you know, na parang masaya ka, pero at the same time, hindi ka ganun masaya kasi may naiiwan ka, right? Ang daming questions, right, na bumabagabag sa atin, but you know what, there's only one answer, and that is God. He will give you the peace of mind, He will give you the love, He will give you everything that the world cannot offer you. Only God can give you that ultimate satisfaction, that ultimate joy. Amen? Na hindi nauubos. Amen? Na hindi panandalian. Amen? Hallelujah, hallelujah. So let's elevate our faith. Let's elevate our relationship with God. Amen? Hallelujah, hallelujah. No place. No place I'd rather be. Yes, Lord God. No place I'd rather be, yes, Lord. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. There's no place, no place I'd rather be, Lord. No place, no place I'd rather be, yes, Lord. No place I'd rather be than here in your love, and here in your love. No place, no place I'd rather be. No place, no place I'd rather be. Yeah.
rather be. There's no place, no place I'd rather be. J1. No place I'd rather be than here in your love. Let your voice be heard right now. No place I'd rather be. No place. No place I'd rather be. J1, you are in the midst of our Lord Father no God. Let this be the prayer of our hearts right now. There's no place. No place. No place I'd rather be. Why you are here right now. Amen. There is no place you would want to be with but the presence of our Lord our God. Amen. Hallelujah. Be in the midst of God right now. No place I'd rather be. No place I'd rather. Yes, Lord God. Lord, you see the hearts of everyone that is here right now, that is listening on us live. Lord God, no place I'd rather be. No place. No place. Here in your love, here in, for the last time, said rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love. Set our fire, just the church. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Give praise. Give glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
And Lord, thank you so much for your grace, for we have received you, O God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Ang sarap. Amen. Ang sarap. Talagang, there is no place you would rather be, right? But here, in the presence of our Lord, O God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hindi kawalan na pumunta ka dito. Amen. You have nothing to lose but so much to gain. For our Father God, He never runs dry. Hindi siya nauubusan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Welcome to JA1. Woo! Lord McMurray. God. Purihin pang Panginoon sa pong mabiyayang araw sa inyong lahat. Palakpakan natin si Lord. Yung best na palakpak sa ating Diyos na buhay. And to those who are joining us online, we are welcoming you in our worship Sunday celebration. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos na buhay. Amen. Sa lahat ng panahon, imagine mo, magtatapos na ang buwan ng January. Parang kailan lang, we were too excited to celebrate New Year and here we are. Ito na. Amen. Kakatuwa ang Panginoon. Praise the Lord. Marami pong ginawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Tama po ba? Hindi siya nauubusan. Dire-diretso ang kanyang pagpapala, ang kanyang himala, ang kanyang pagpapagaling. Ang provision, dire-diretso. Amen. Praise God. So this month po, we're talking about amazing promises ng Panginoon. At nakita natin doon, mula sa pagbibigay ng first fruits, ang ibig sabihin ng first fruit ay bikurim. Ibig sabihin, the promises to come. Sino yung excited sa mga pangako ng Diyos na parating pa? Yung mangyayari pa. Woo! Nakaka-excite, nakaka-excite. Ako'y overwhelmed sa gagawin ng Panginoon. Amen? Ngayon pa lang, na-excite na ako. Maraming gagawin si Lord. Maraming i-dedicate na bahay, sasakyan, mga bata. Maraming magsasettle down, maraming maaayos, maraming magkakaroon ng breakthroughs.
marami makakaranas ng incredible increase sa buhay. Amen. Praise God. Sinare din ni Pastor Regina yung sumunod na linggo, second Sunday, about the rewards of being generous. Alam niyo, kapag generous tayong lahat, hindi tayo magkukulang. Tama po ba? Amen. Si Lord natin ay sobrang generous. Ang Diyos natin di madamot. Yung kapagising natin sa umaga, nakamulat tayo, nakakahinga tayo ng libre. Alam niyo po, last Thursday, I went to the hospital for test. First time ko malagay ng oxygen, ganun pala yung feeling ng ganun. Sabi ko, ba't may plastic? Buti na lang yung oxygen na binibigyan ng Lord sa atin, di ganun ang amoy, you know? Ang hirap pala ng ganun, na maraming aparato sa iyong katawan na nakapatong at kung ano nung ginagawa sa iyo. But praise God, dahil ang Diyos ay mabuti, He is the one who sustains us, He is the one who blesses us with perfect and vibrant health. Amen. Tapos yun yung grace, yung tungkol sa promise ng Lord sa presence niya. Amen. Na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pwede tayong maghiwa-hiwalay, pero si Lord, hindi niya tayo hiwalayan kailanman. Amen. And last Sunday, binahagi ko sa inyo ang ika-apat na bahagi ng ating series about the amazing promises ng Panginoon. And that's the first part of how to receive God's promises. There are thousands of God's promises, and grabe, isa lang yun, dalawa lang yun, panghawakan mo ay sulit na. Amen. Pero bago yung magpatuloy, deklara natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Thank you. The Bible says, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery sight to the blind, to set at liberty them, those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord." Nagbabago po ba si Jesus, the anointed one? Hindi. He's the same God, same yesterday, today, and forever. Same anointed, same the one who gave us the power. The one who anointed us, nandiyan sa side nyo, anointed. Sabihin mo sa sarili mo, I am anointed to preach, heal, deliver, recover, and proclaim. Palakpakan natin si Jesus. Tayo po ay dumalangin sa Diyos. Sabihin natin ang ating desire ng puso natin. Father God, we are grateful for this last Sunday of January of 2022. Ang bilis ng panahon, Panginoon, pero sa kabila ng lahat ng pwedeng mangyari at nangyayari, hindi kami nawawala ng pag-asa. You are there who are always providing. You are there who are always sustaining. You are more than enough. Your promises are true. Tunay na may bisak yung pangako kasi kayo yung Diyos na nangangako. Lord, sa aming pagtitipon ngayon, bless us with your wisdom and anointing, with understanding, so that we will really understand ano po yung nais mong malaman namin sa umaga nito. Thank you, God. In Jesus' name, amen. Kukita niyo po ako. Ayan, mabuti. Praise the Lord. So, mga kapatid, pag-usapan natin ang ikalawang bahagi. The second part of how to receive God's promises. The bottom line that we were talking about ay ito. Makakamit ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya. Promises will be received through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tatanggapin mo ang pinangako ng Diyos. Amen? Now, the second part of this, pag-usapan natin mula sa aklat ng Hebrews, from the book of Hebrews, chapter 11, verses 1 to 3. It says, "Now faith brings our hopes into reality and becomes the foundation needed to acquire the thing we long for. It is all the evidence required to prove what is still unseen." Verse 2, "that this testimony of faith is what previous generations were commended for. Faith empowers us to see that the universe was created and beautifully coordinated by the power of God's words. He spoke, and the invisible realm gave birth
to all that is sin. From the New Living Translation, ang sabi dito, faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Sino dito yung may pag-asa? Sino dito yung umaasa kay Lord? Amen? Umaasa ka ba kay Lord? Yung umaasa kay Lord, tumatanggap. Amen? Faith is the confidence. Sino lang yun? May confidence siya na Lord, mangyayari yung sinabi mo sa amin. Amen. So, it gives us assurance about things we cannot see. Overused na yung word na faith, but this is important. Sobrang halaga po ng faith. Amen. It's a Christian language na hindi pwedeng ihiwalay sa atin. Kung tayo mga Pilipino, talagang pag nakita-kita, we are using our language. We Christians, we are using this language, the language of faith. Amen? Hindi mo hihiwalay sa iyong labi ang language na to. The language of faith, ang lingwahe ng pananampalataya. Every day, our faith should be deepening. Habang dumatagal, lumalalim tayo sa ating paglakad bilang Kristiyano, lumalalim ang ating relasyon sa Lord at ating pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Amen? Hindi matutuwa si Lord kapag ikaw ay may duda. Pero tuwang-tuwa si Lord, bless na bless si Lord sa buhay mo, mabibless ka rin dahil si Lord ang pinananampalatayanan mo. Amen po. Have faith. Faith. Rinig ko na yan, Pastor. Oo nga, papaalala ko nga sa inyo eh. It is impossible to please God without faith. Faith declares our weakness while it proclaims the trustworthiness of God. Si Lord, mahina ba? Malakas ba? Malakas si Lord, amen? Pero tayo, makikita yung hinaan natin. Kompleto si Lord sa lahat ng kakayanan para tulungan ka, para sagutin ang desire ng puso mo. Ganun si Lord. In Ephesians chapter 2, verse 8, sabi doon, tandaan natin mga kapatid, our faith journey begins when we accept Jesus as the Lord and Savior. Sino ito yung tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior? Amen? Doon nagsimula ang faith journey mo. At yun ay magtatapos kapag kaharap mo na face to face si Jesus. Amen? Kaya habang nandito tayo sa lupang ito, mabubuhay ang bawat isa sa pananampalataya. Amen. Sabi sa katabi mo, mabuhay tayo sa pananampalataya. Ang sabi ng Ephesians 2:8, for it was only through this wonderful grace that we believed in Him. Nothing we did could ever earn this salvation. For it was the gracious gift from God that brought us to Christ. Wala tayong parte sa ating kaligtasan. Regalo ng Diyos, biyaya ng Diyos. Ang sabi po ng Hebrews 11:1, now faith brings our hopes into reality. Sino yung may mga inaasahan dyan? And becomes the foundation needed to acquire the things we long for. Marami ka bang hinahangad? Marami bang dinidesire yung puso mo? Ang pundasyon noon para mangyari ay pananampalataya. It is all the evidence required to prove what still unseen. Sabihin natin, faith. Now, may mga katangian ang faith na dapat meron tayo. Kita natin. Una, ang faith natin, it should be found. Kita. Evident. Amen? Yung faith mo should be discovered. Dapat kita ng Lord yung faith mo. Sa oras na ito ng iyong pagdi-desire, sa oras na ito na ikaw ay nangangailangan, sa oras na ito ay kayo naghahanap sa Panginoon, kapatid, ikaw ba ay matatagpuan ng Lord na may faith? Sa iyong paglapit sa Lord, makdi-discover ba ng Lord yung faith mo? Makikita ba niya yon? Ang faith mo dapat nakikita na pag-aaralan at nasusubok. May kwento sa Biblia, sa Matthew chapter 9, 20-22,
yung babae na dinurugo ng napakahabang panahon. So sa isip niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus. If I only touch the tassel of his prayer shawl, gagaling ako. Yun yung faith niya. So she had been suffering from continual bleeding how many years? 12. Tagal, no? 12 years. Ubus na yung dugo nun. Grabe. She has been suffering. Suffering. May iba-ibang suffering tayo eh. Iba-iba yung tagal. Alam mo kapatid, minsan nananalangin ka, nadidisappoint ka na, Lord, bakit hindi pa dumadating yung pinagpipray ko? May faith naman ako. Tunay ka. Kita ba ng Lord yung faith na yon? Amen? Kita ba ng Lord yung faith? She kept saying to herself, if I could only touch his prayer shawl, gagaling ako. May isa pang karakter sa Biblia, si Jairus. Matthew chapter 9, verse 36. But Jesus refused to listen to what they were told and said to the Jewish official, kasi nga, din-discourage na si Jairus kasi patay na yung kanyang anak. Sabi ni Jesus, don't yield to fear. All you need to do is to keep on believing. May mga moments sa buhay mo na didiscourage ka na, sasabi mo parang ayoko na. Tunay nga, tulong sigurong yung sinasabi nila hindi totoo. Yung sinasabi nila ay totoo at yung nasasalta ng Lord parang hindi mangyayari. Kapatid, I am telling you, sabihin mo yan sa katabi mo o sa sarili mo, don't yield to fear. All you need to do is to keep believing. Huwag kang magpadala. Huwag kang bumigay sa takot. Yung takot kumakaway-kaway dyan, tandaan yung acronym na yan, fear, false evidence appearing real. Kala mo tunay pero hindi totoo. Fear. Amen? So, if your faith is being tried, kapag sinusubok yung faith mo gaya kay Jairus, what you do is keep on believing. Maniwala ka lang ng maniwala at huwag kang titigil sa paniniwala. Amen po ba? Nako, hindi na mangyari. Nako, sa'yo baka, sa akin hindi. Maniniwala pa rin ako. Keep on believing. Maniwala ka lang ng maniwala at huwag kang titigil sa paniniwala. Yung iba, gumigive up na sa paniniwala at kapatid, sinasabi ko sa'yo, huwag kang gagaya sa kanila. Di ba si Abraham, pinag-aralan natin sa Sunday? Kahit hopeless na, umasa pa rin si Abraham sa Diyos. May isa pang lalaki, si Bartimeos. Si Bartimeos, bulag. Sa Mark 10:46-52, his way, papunta niya kay Jesus, kasi narinig niya yung nandun si Lord. Jesus said to him, what do you want me to do for you? Ano sagot ni Bartimeos? My master, please, let me see again. Jesus responded, your faith heals you. Go in peace with your sight restored. All at once, the man's eyes opened and he could see again. And he began at once to follow Jesus walking down the road with him. Grabe! Anong tanong ni Lord? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Kapatid, tinatanong ka ng Lord sa umagang ito. Anong gusto ng Lord gawin niya sa'yo? Anong gusto mong gawin ng Lord sa'yo? Can you just bow down your head? Kahit kayo nasa online, sabi mo sa Lord, Lord, yung gusto, ito yung gusto ko. Ito yung desire ng puso ko. Nagawin mo ngayon. O gawin mo sa susunod na araw. Yes, Lord. Thank you, Lord. This is the prayer of the people. In Jesus' name, amen. May isa pang kwento sa Matthew chapter 6:27, yung mga bulag na lalaki, they keep following Jesus, shouting out and saying, Son of David, show us mercy and heal us. Sunod sila ng sunod kay Lord. They followed him right into the house where Jesus was staying. Nung tinanong sila ni Lord, Jesus asked them, do you believe that I have the power to restore sight to your eyes? Naniniwala ka ba na may kapangyarihan akong iayos, ibalik yung iyong paningin? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka bang kayang ayusin ko ang sitwasyon mo ngayon? Naniniwala ka bang kaya kong baguhin yung asawa mo? Naniniwala ka bang kaya kong i-provide yung needs mo ngayon? Naniniwala ka ba yung sinasabi ng iba na negative ay mangyayari sa iyo positive? Naniniwala ka ba? Do you believe? Sabi Lord,
Naniniwala ka bang I have the power to restore the sight of your eyes? To your eyes, sabi ng Lord. Naniniwala ka bang may kapangyarihan si Lord? Amen. Amen. Anong sagot nila? Yes, Lord, we believe. Then Jesus put his hands over the eyes at ang sabi niya, you will have what your faith expects. Sino yung may expectation dito? Maliwanag, sabi ng Lord, magkakaroon ka. Tatanggapin mo yon ayon sa pinanampalatayanan mo. Hallelujah. Taas ang kamay ng may faith. Mag-expect ka sa Lord. Di kanya bibiguin. Balik tayo. Just then, Jesus turned around and looked at her and said, dun sa babaeng dinurugo, yung faith niya, mahawakan ko lang eh. Sa dami kasi ng tao. My daughter, be encouraged. Your faith has healed you. And instantly, she was healed. Miracle ng Lord eh. Grabe. Faith. How many of you wants to receive the promises of God? Have faith. You have faith already? Keep that faith. Dapat kada lapit mo sa Lord, natatagpuan ng Lord yung faith na yun sa puso mo. Naririnig ng Lord yung faith na yun through your words. Nakikita yung faith na yun through your actions. Amen? Amen? Yes, Lord, we believe, we believe, we believe. Nakita, natagpuan ni Lord ang faith sa babaeng dinurugo ng 12 years kaya tumanggap siya ng healing, ng miracle. Kahit sinusubok ng panahon si Jairus at si Bartimal na natili silang naniniwala hanggang tanggapin nila ang sagot ng Lord, bunga ng kanilang pananampalataya. Hindi ko alam ang iyong pinagdaraanan ngayon, pero ito yung encouragement ko sa iyo, kapatid. Keep that faith. The faith that God found before in you. Keep that faith. Keep that faith. Yan lang ang kailangan ng Lord na makita sa iyo. Amen? Amen ba? Ikausap po ba ako dito? God will never let you be tested beyond what your faith capacity. Kaya kapag tinusubok yung faith mo ngayon, He will always provide you with all a way to endure the test. Ano niyo mga kapatid, I'm struggling sa aking throat for almost a year, more than a year. The doctor did not find anything until last time that I got the test. So, sabi ko, Lord, I was praying for the healing. It's not happening yet. But I'm still saying and I'm desiring to the Lord to have it. But God is amazing pa rin. I believe in His perfect time, He will grant the answers to my prayer. Kahit tinatried yung faith mo, kapatid, I tell you, keep believing. Keep believing. Pangalawa, yung faith na mayroon ka, ina-apply yan. Hindi lang basta sinasabi, ina-apply mo yan dapat. Your faith should be applied when? On a daily basis. Araw-araw, minuto-minuto, dapat hindi mo hinuhubad ang shield of faith. Hawak-hawak mo yan kahit saan ka pumunta. Kahit humaharap ka sa giant of discouragement, kahit humaharap ka sa storm of disappointments, habang ikay nililindol ng pagkadismaya, keep that faith being applied in your life. Amen? Keep that faith being applied. Huwag mong hihiwalay sa armor na binigay ng Diyos. On a daily basis, we should be asking for help in our unbelief kasi yan talaga, pag nagsimula ka ng magduda sa Diyos, nako, mahihirapan kang tumanggap ng kasagutan ng pangako ng Diyos. Matthew 21:21-22, Jesus replied, listen to the truth. If you have no doubt of God's power and speak out of faithfulness, you can be the ones who speak a tree and it will be withered away. Even more than that, you could say to this mountain, be lifted up and be thrown to the sea and it will be done. Everything you pray for with the fullness of faith will receive. Do you have that fullness? God is going to work proportionate to your faith. Yung faith mo ay isang gatang, alam niyo yon, sukatan. Yung faith mo isang
millimeter lang, doon lang kikilos ang Lord. According to your faith. According to your faith. Akala mo pa, kung pinagpe-pray ka halimbawa ng isang pastor, ay gumagaling ka dahil sa faith ng pastor din? Hindi lang yon. Yun ay ayon dun sa faith mo. May faith ka ba? Amen? May faith ka ba? Tanong ng katabi mo, may faith ka ba? Faith can make all the difference between something happening and not happening. Makikita yan ng kaibahan eh. Yung mananampalataya at hindi. Kaya gustong-gusto ng Lord, mayroon kang confident faith. James chapter 1, verses 6 to 8. Ang sabi doon, just make sure you are empowered by confident faith without doubting that you will receive. Dapat wala kang duda. Sabi dyan, for an ambivalent person believes one minute, and what's next? And doubts the next. Being undecided makes you become like the rough seas driven and tossed down the next. When you are half-hearted and wavering, it leaves you unstable. Can you really expect to receive anything from the Lord when you are in that condition? Kapatid, wala kang tatanggapin pagkiyaw ay parang alon na kung saan may hangin doon pupunta. Let your faith be steady. Have a steady faith. Amen? Kahit anong mangyari, manghahawak ako sa pangako mo, Panginoon. Hindi ako magdududa kahit saglit. Faith requires two things. Submission and confidence. Sino yung kagaya ni Abraham dito? Confident. Siguradong sigurado kay Lord. Yun, number one yun. Another, submission. Lord, ito yung desire ko. But not my will, but yours be done. Alam nyo, kaya ka nadi-disappoint? Kasi nga, may desire ka, tapos pag hindi dumating, sabi mo, Lord, para naman hindi ka totoo sa pangako mo. Kapatid, at the end of the line, hindi yung will mo, kundi ang will ni Lord. Hindi ibig sabihin may faith ka. Di ba sabi mo, Pastor, kanina, kung may faith ako, ibibigay ng Panginoon? Yeah, that's true. But yung bang pinapanampalatayanan mo ay according sa word niya. According sa promise niya. Eh baka naman deklara ka ng deklara, claim ka ng claim. Okay, to ha, paalalang malupit. Usong-uso sa social media to. Share this message, mga verses. Share this 1 million. Pag sinir mo to, kukuha ka ng maraming pera. Magkakaroon ka ng maraming pera. Sino man nagsishare ng ganun? Taas na kami ang guilty. Mga chain message, misa pa. Mga akala mo ay verses, hindi po totoo yun. Yun ay New Age movement. That's evil sa harapan ng Lord. That's deceiving. Maraming Christian nagsishare pa at sasabihin sa babang comment, yes, I claim it in Jesus' name. Who? Yan bang nandiyang nabasa mo sa Instagram, sa Facebook, ay in line sa word ni Lord? Pag hindi, ay mag-repent ka. Tigil-tigilan mo ng pag-re-share niya. Hello? Kapatid, dalawa, may confidence ka kay Lord, willing kang isubmit. Sino po dito yung nag-join o nanood ng ating Seek First? Taas ng kamay. Kung hindi pa, panoorin nyo doon sa GC group nyo. Panoorin nyo. Submission, napakahalaga niya. Surrender. Sabihin mo, Lord, it's not my will, but yours be done. Amen po. Submission, confidence in God's power to act in submission to His infinite superiority. Si Lord is on the throne. Si Lord ang superior. Si dapat ang nasusunod. Kahit gusto mo, pag hindi gusto ni Lord, wala kang magagawa. Kundi sasabihin, yes, Lord, whatever your will is, let it be done. Nagkakaroon tayo ng maraming disappointments kasi yung gusto mo, pinagpipilitan mo, pero hindi in line sa gusto ni Lord. Amen? Minsan, sinasabi mo kay Lord, pinupersa mo si Lord, ano Lord? Pag hindi mo sinagot, hindi na ako attend. E di wag, sabi ni Lord. Pinupersa mo si Lord. Hindi mo pwedeng persahin si Lord. Kung yung sinasabi mo ay against sa word ni Lord,
pray. Huwag mo ipag-pray yun. Hindi ka talaga sasagutin ni Lord. Submission. Amen. Ngayon taong ito, marami tayo sasabihin sa Lord na mga pangako. Lord, pangako mo to, di ba? Teka, yung bang pangako ng Lord ay pangako niya talaga sa'yo? Baka naman kinukuha mo yung pangako para sa specific na tao lang. Kiniklaim yung pangako ng Lord kay Solomon. Ay, kay Solomon yun eh. Ikaw ba si Solomon? May mga general promises si Lord na kiniklaim natin. May mga covenant promises doon para doon na sa specific na tao at sa grupo. Hindi mo pwede i-claim lahat yun. Amen? Pero may mga conditional promises si Lord. Yung conditional promises na yun, ay may gagawin ka. Kasi if, parang doon sa first fruit, di ba? Promised, the promises to come. O di ibigay mo, biblas ka ng Lord. Sa tithing, ganun din. Ibigay mo, ibiblas ka ni Lord. Conditional. Kaya minsan sabi ito, Lord, nakaka-ano naman, faith pa ako ng faith. Sabi na may faith. May faith ka nga, wala ka naman kinagawa. Faith is to be applied. Gusto mong buksan ng durungawan ng langit at pagulang pagpapala, ginagawa mo ba yung kondisyon? Kung hindi, huwag kang mag-expect. Amen? Huwag kang mag-expect. It's a fair game before God. Hindi naman laro kay Lord yun, pero fair si Lord, no? Amen ba? Nagtanim ka ng dalawang butil na munggo, tapos nag-expect ka, isang kaho, isang sako, o manapakaraming anahin mo, hindi naman, no? Fair si Lord. Tapos magagalit ka pa, Lord, unfair ka, baka siya pinagpapala mo. Ako hindi. Teka, umayos ka. Faith. Amen po ba? Pangatlo, ang faith mo dapat ay indescribable. Unexplainable. Faith is believing beyond what our eyes can see. Yung kita natin, hanggang dun lang. Pero ang kita ng Lord, lampas pa sa pader. Amen? Lampas pa sa pader ang kita ng Lord. Amen po ba? Yun yung faith na meron ka. Yung faith na mismong faith ni Lord. Hindi yung faith mo lang. Ang faith ni Lord, kita ko yung ending. Ang faith natin, dapat ganyan din. Indescribable. Amen? Misa sinasabihan, okay, J1 people, mga kapatid, our culture, we are not extreme, ha? J1, we are not extreme. Baka sobra kang extreme. Lahat na lang. O sino gumawa niyan? Si Lord. Sino nagluto nito? Si Lord. Ayos ka, bumabasa sila sa lahat. Hindi tayo extreme, ha? Hindi tayo extreme. Pero may faith tayo base sa faith ng Panginoon. Hello. Acts 14, 8 to 10. Sa buhay ni Paul and Barnabas, na-encounter na yung lalaki na hindi makalakad, lumpo. Excuse me. All of a sudden, Paul discerned that this man had faith in his heart to be healed. So he shouted, "You, in the name of our Lord Jesus, stand up on your feet." The man suddenly jumped to his feet, stood for his first time in his life, and walked. Alam mo, iba yan. Na-discern lang ni Paul yan, ha? Gumaling siya. Ito yon. Sa oras na makinig ka sa sinasabi ng salita ng Panginoon, yun yung word, narinig mo ngayon yung word, tapos pinanampalatayanan mo yung word na sinabi ng Panginoon, yun ay gagawa sa'yo. May buhay ang salita ng Lord. Kapag sinabi ng Lord, puprovide ko yung needs mo, tapos kinuha mo yung word na yon, hindi ka nagduda, ipuprovide talaga ng Lord yun. Pero pag narinig mo, bibigyan kita ng partner in life, tapos nasabi mo, 39 na ako, baka hindi na. Ay, hindi na talaga bibigyan. Nagduda ka na kaagad eh. Alam mo ba yung duda, yung unforgiveness, yung mga unfaithfulness, blockages yan para hindi mo tanggapin ang dadaloy na pagpapala at katuparan ng pangako ng Lord sa buhay mo. I-check mo yung puso mo, baka ang daming blockages. Nung fall, nag-try akong umakyat sa aming bubong kasi nalaglag po, hinilipad na ngayon yung fascia. Yung fascia, yung naka-cover doon sa ganun. Kasi hindi ko alam yun. Narinig ko lang doon sa nagsabi. Fascia. Fascia. Alam ko lang, fuchsia.
spill na lang, pink. Eh, umakit ako, natakot ako. Taas eh. Pero nakita ko, kaya pala ganun, maraming damo at may mga tsinelas pang luma doon sa mismong daluyan, sa alulod. Tinanggal ko. Kaya pala sabi, ba't laging may black doon? Maraming blockages sa buhay natin. Yung doubt na yan, numero unong blockages. Blockage. Huwag mong pagdudahan ang pangako ng Lord. Amen? Titigan mo yung katabi mo. Huwag mong pagdudahan ang pangako ni Lord. Tingnan mo yung nakikita ng Lord. See the biggest picture. The ultimate issue of faith is not whether we get the gift we seek, but whether we trust the giver to be good. Faith is not about answers. Faith is about God. Amen? Faith is not about answers. Faith is about God. Is God changing? Will He change tomorrow? No. Doon ka. Yun na. Pag sinabi mong may faith ka, ibig sabihin, kay Lord ka lang nakatingin. Kay Lord ka lang naniniwala. Sa Kanya lang karakter at kung sino siya, doon ka humahawak. Hindi sa tao at sa sino man. Faith empowers us to see the universe. Amen? Faith helps us to understand the Lord's work, His plans, and His purpose. Faith makes us have clearer vision. Ang faith ay magbubukas sa iyong mga mata sa mga bagay na dating malabo. And the faith will bring you in the place where you will see how wide, how deep, how amazing is the power of God in His plan for you. Kung dati mo, dati ang akala mo hanggang dyan ka lang, huwag kang maniwala doon. Sino dito yung mga sinabihan na kung hindi ka makaka-abroad, taas ang kamay. Look at me now, look. Sinabihan ka dati, wala ka makukuha, ganyan-ganyan ka lang. Look at me now. My God is faithful. Amen? My God is faithful. Palakpakan naman natin si Lord. Babalikan natin si Abraham. Umasa si Abraham kahit hopeless na. Indescribable ang faith. I will see what God can see. Yun lang yun. Amen po ba? I know my Redeemer lives. That's why the next, ang faith dapat is trusted. Faith works even in the middle of the most darkening and fearful time like pandemic. Wala tayong ibang sandata na offensive, a defensive na weapon kundi ang faith. Hawakan lagi ang shield of faith. Ito lang yun. Iyan lang ang ating defensive na weapon. Kaya sa gitna, wala namang nagsasabi kung kailan matatapos ang pandemyang ito, di ba? Kala natin, 1 month lang. Tuwan-tuwan, yes! Lockdown, 3 months. Nung tumagal na, di pa ba matatapos to? Kapatid, yung faith mo, huwag mong hihiwalay. Our Redeemer lives! Job chapter 42, verse 2. There is someone in heaven who will come at last to my defense, sabi ni Job. Alam naman yan kay Job, di ba? Oh, namatayan ng mga anak, nawala ng mga ari-arian, nagkasakit pa siya. Pero, even in the darkest moment of his life, he held on to the faith that he has. Even in the darkest moment ng buhay mo, panghawakan mo ang pangako ni Lord. Amen po ba? There is someone in heaven who will come at last to my defense. Amen po. Sabi mo sa iyong katabi, may kakampi ka. Si Lord John. Is God powerful? Huwag mong pagdudahan si Lord na powerful sa buhay mo. Hayaan mong gawin ni Lord ang gusto niya sa buhay mo. Huwag kang mag-resist. Magpaubaya ka lang kay Lord. Tsak, may gagawin siya sa buhay mo. At yung gagawin niya, ikakatuwa mo. Ikakatuwa mo. Baka hindi ka nang umingiti. When was the last time you laughed? When was the last time you laughed? Hindi ko na matandaan. Pastor, lagi lang ako abirido sa buhay. Change the mindset.
Hayaan mong gawin ni Lord ang gusto niya sa buhay mo. Alam mo, yung nagre-resist, napipilayan. Maghilahan tayo, tapos mag... Alam niyo, ito nakapaglaro ng tug of war. Oh, di ba? Ang hirap nun kasi hilahan lang tayo ng hilahan. Pero pag ano, sino naman nakaranas mag-tobogganing? Di ba? Pag nasa taas ka, diretso kahit anong bigat mo, kahit anong gaan mo, diretso pababa. Bakit? Madulas eh. Dire-diretso. Kaya kung walang resistance, kaya kung hindi ka magre-resist kay Lord, anong gagawin ng Lord? Dire-diretso ang katuparan ng pangako niya. Mag-resist ka kay Lord, sa will ng Lord, naku, iiyak ka lang, mag-struggle ka lang. Ikaw ang lugi. Ikaw ang lugi. Amen? I was reading a podcast, reading and listening, about ministry, kung anong gagawin. Dapat talaga hindi magre-resist. Amen. May gagawin si Lord sa 2022. JA1 Family Fort Mac, sa lahat nandito online, huwag kang magre-resist sa will ni Lord. Amen. Pag sinabi ng Lord, siya. Hindi tall. Siya nga, dark lang. Siya nga. Ay siya, pag hindi ba, bibigay ng Lord sa iba, tapos sasabihin mo, sayang. Sayang. Ano? Sabi mo sa katabi, huwag kang magre-resist kay Lord. Huwag kang magre-resist kay Lord. Pag sinabi ng Lord, mag full-time na ako, magpo-full-time na talaga ako. Amen. Magre-resist ka pa ba? Ay si Lord ang nagsabi. Amen po ba? Taas ng kamay na magre-resist. Oh, wala. Purihin ang Panginoon. At huli. Okay. Pinaparangalan ang may faith. Honored. Alam mo ba sa Hebrews, meron dong listahan ng mga faithful sa Lord. We keep believing and trusting God will bless and God will bless us. May kwento doon, di ba? Kasama doon si Abraham. Ang dami doon mga listahan ng mga faithful servant ng Panginoon. Hebrews chapter 11, basahin nyo na lang. Ang dami doon. In honor ng Lord, yung mga taong iyon, hindi dahil sila gwapo, hindi dahil sila magaganda, hindi dahil sila mga tapos sa pag-aaral, hindi. In honor sila ng Lord, ibinigyan ng parangal ng Diyos because these people had faith. Sinong gustong maparangalan ng Panginoon? Keep that faith. Keep that faith. Keep that faith. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. JA1 Family, before I end. Darating ang time, sasabihin ng Lord, gaya na sinabi niya sa Matthew 25:21, well done, you good and faithful servant. You have been faithful in managing small accounts, so I will put you in charge of large account. Come in and share my happiness. I know it's about stewardship, but it's also about the faithfulness. Keep the faith. Keep the faith. That's how are you going to receive the promises of God. Keep the faith. Keep the faith. Amen po ba? Balikan natin si Lolo Abraham. Ah, si Tate Abraham. Father Abraham. J1 Family. Gaya ni Abraham, Romans 4:21-22. Sabi doon, he never stopped believing God's promise. For he was made strong in his faith to father a child. And because he was mighty in faith and convinced that God had all the power needed to fulfill his promises, Abraham glorified God. In the following verses, kapatid, sigurado siya. Hindi dapat tayo titigil sa pananampalataya sa Panginoon Jesus. Keep that faith. Have strong and mighty faith. And verse 21 says, and being fully convinced that what he had promised, he was able to perform. Sa ibang translation, when he was absolutely confident, sa Tagalog, lubos na nagtiwala si Abraham
na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Huwag kayong mag-alala, prinumuta tayo ng Lord sa ganitong klase ng lugar, hindi tayo squatter. At least meron na tayong magandang lugar. Level up yan, susunod sarili na natin. Amen? Amen pa? Wala nag-agree? Amen. Hindi na ako magpapastor noon. Kasi ibang lugar na ako pupunta. Kayo na magpapastor dito. Sino yung willing i-assign sa ANZAC? O ayaw nyo nang malapit? Sige, sa 4th ship 1. Hindi nyo alam yon. Tatawid ka lang doon. Diba? O kasi magpastor na lang kayo sa Suncor. O gusto daw nila isa Yukon. Sige. Wala pa po doon. At yung pinakuling pagdadalhan sa iyo, North Pole. Amen? Kapatid, umasa ka sa Lord. Umasa ka sa Lord. Be fully convinced. Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Kumbinsido ka dapat at confident na yung inaasahan mo ay mangyayari. Na yung iniisip mo at dinidesire mo ay magiging realidad. Na kahit di mo nakikita, umaasa ka na yun ay kailan? Wala na akong kausap. Anong mangyayari sa pangako na Lord? Umaasa ka bang darating na? Taas ang niniwalang darating na yon. Ako'y tuwan-tuwa doon sa mga nakakausap. Ay, plus investment ang usapan nila. Ay, darating yun. Iyon naman kausap ko mga younger people. Yung mga partner in life daw ang pinagpipray nila. Darating yun. Hello? Darating yun. Do you believe that? Kumbinsido ka ba? Wala namang nakukumbinsi. Kapatid, kasama ka sa pinangakuan ng Lord, tanggapin mo yun. Kapag may faith ka, sabi nga ni Pastor Ito, tinatawag mo ang wala na parang nandoon. Wala pa, di sinasabi mo na. Amen ba? Yung may faith, umaasa sa Lord, hindi sa tao. Kaya alam nyo, simula nung ako, sinabi ko nagkaroon ako ng takot para kunin lugar na to, pero nireview ako ng Lord. Kasi ang alam ko, hindi tao ang magpuprovide ng pangrenta dito. Ang Diyos na tumawag at pumili sa atin at nangako that He is more than enough. Amen po ba? Sabi ko, nga naman, ba't ka ba aalalahanin ang mga yan? Amen po! Kasama ka sa pinangakuan ng Lord. Piliin mong huwag umasa sa kung kani-kanino. Huwag mo silang gawing back up. Sa Lord ka lang umasa. Gaya ng ginawa ni Abraham. Kay Lord ka lang umasa. Sabi mo nga sa tatong malapit sa'yo, kay Lord ka lang umasa. Umasa ka, gagawa si Lord sa buhay mo. Kayang-kaya niyang gumamit ng uwak para deliveran ka ng pagkain. Tama ba? Ngayon, hindi lang uwak, skip the dishes. Ah, di ba? Bigla na lang kumatok sa'yo, hindi mo na ako umorder, pero nagkamali. Wala ka naman magawa, di mo na lang kung sasauli. Wala na magagawa eh. Yun mga kapatid, sa Diyos mahanapin ang kaligayahan ha. Huwag sa kung kaninong tao. Sa Diyos ka lang magparinig. Sino may magparinig dito? Yan. Sarap nung ano. Yung, parang ano. Ang sarap yata nung pizza ng mga youth, no? Paparinig. Oo naman, mamaya may dala yan. Wala sa akin ang responsibilidad na gumawa. Ang responsibilidad ng paggawa ay sino? Diyos. Sino ang gagawa? Kailangan ko lang manampalataya. Kaya ni Lord. Kaya ba ni Lord? Kaya ba ni Lord? So huwag kang matakot manampalataya. Hindi ka naman gagawa eh. Sinong gagawa? Sinong gagawa? Anong gagawin mo? Yun lang? Eh pag hopeless na, anong gagawin mo? Aasa pa rin. Aasa pa rin. Aasa pa rin. Itayo na tayo kung umaasa kayo sa Lord. Ayun na, lagyan na kayo dito. Asa na, worship natin si Lord. Eh, umaasa pala tayo kay Lord eh. Anong gagawin natin? I-honor natin si Lord. Amen?
kaya ni Lord, umasa ka. Gaya ni Abraham, aasa ako sa'yo, Lord, kahit hopeless na. Again, let's go back to the bottom line. To receive the promises, kailangan mong magkaroon ng faith. JA1 family, lahat mga kaibigan namin nanonood ngayon, keep the faith and receive Jesus' promises. Palakpakan natin si Lord. Awitin natin yung awit ni Bishop. Tayo-tayo. Gawin nating panalangin ang song na yon na mga pangako mong binitawan, pangahawakan ko. Kamay mong sa akin ay gumagabay ang kalakasan ko. Sino dito noong last year ay hindi pinabayaan ni Lord? Hindi binitawan ni Lord. Sino dito last year ay pinubayad ng Lord ang needs niya? Sino dito yung in-answer ang prayer niya, pinagaling ng Lord? Ngayon, 2022, yung year of amazing victory. Do you believe na kahit may moment na parang hopeless na, aasa ka pa rin at manghahawakan sa pangako ni Lord? Amen? Shall we sing that song? Glory to your name, Abba. Sama-sama kami kasama mga kapatid namin sa online. Hahawakan ang iyong pangako. Hahawakan ang iyong kalooban. At na may susunod sa iyong mga nais. Kapag ka sa iyong pangako, aasa kami. Oh,
ito. Will you close your eyes for a while and think, reimagine the promises of God in your life, in your family, in your children? Oh, come on, close your eyes. Alam mo, marami pa ako si Lord. Imagine mo kung anong gagawin ng Lord sa family mo. Aminin mo sa sarili mo na, Lord, dahil ikaw naman yung nangako, alam ko marami kang gagawin. Will you imagine what He can do this 2022? Imagine it. Imagine mo, Lord, grabe, nakikita ko na. Di ba sabi kanina, yung faith umaakto ka kahit wala pa. Na parang nandito na. Can we do a gesture? Gesture, okay. May upuan na yung mga anak mo. Basta tinatawag mo na yung anak mo na si ganito. Nag-aakto ka na sa iyong pananampalataya. Sinasabi, Lord, yung pangako mo. Sabi mo sa Lord, Lord, wala na akong duda. Now, na-imagine mo pa yung gagawin ng Lord? Kayo mag-asawa, wala na yung struggle, masaya na. Sakita mo yung pamilya mo, sama-sama kayo sumasamba. Tapos nakikita mo, may sinasalubong ka sa airport kasi dumadating na yung sinapipray mo. Sakikita mo, tinatanggap mo yung immigration paper mo, sabi mo, oh Lord, ito na yun. Come on, activate your faith. Level up your faith. Rabashakarabakande. Activate your faith. Tinitingnan mo lagi, kulang lagi yung aming pera. Activate your faith, Lord. Be blessed mo ako. There will be another way that you will bless me para increase mo yung aming finance. Makalis kami sa utang na to, Panginoon. Come on, activate your faith. Kung single ka, nagpipray ka ng part of life, kung activate your faith, Lord, imagine ko to. Ito yung bibigay mo. Kasi kasama to sa pangako mo. Lord, imagine namin, hindi lang kami ganyan, hindi namin, nahirap pa kami makita dahil may padre sa gitna. Lord, susunod, open space na to, maganda. Now, if you believe, raise your hand and sing this chorus. With all your faith, sabihin mo, let the keeper just pray. Sabihin mo, mga pangako mong binigay. Mga pangako mong binitawan, panghawakan. Sige, sabi Lord, come on, hawakan mo yung pangako ng Lord. Just you. Pangako mo ito sa aming mag-asawa, Lord. Pangako mo ito sa aming family. Pangako mo ito sa akin, personally, Lord. And I will enjoy the life in this land of the living. Hindi ako mamamatay, hindi ako magkakasakit. God, mga pangako mo, kasama ko yung aking mga pamilya. Makikita ko yung mga anak. Sama-sama kami dadalo sa iyong gawain. Kamay mo sa akin. At ang kapinanak ko yung diploma. Makikita ko yung anak ko, engineer, pastor, doktor. Makikita ko yung mga youth na kahapoy sa iyo, Panginoon. Makikita ko ang ginakasal si kapatid ng Elisa dahil pinagpapala mo yung isang puso. Come on, just sing the chorus with all your faith. Lord, nakikita ko, hawak mo na yung susi na aking sasakyan. Yung susi ng aking bahay. Naglilipat na kami. Lord, you're the best namin. Nakakalakas mo pa. Lord, nakapagpunta kami sa mga missions. Kinakapit ko mo ng matindi. Kamitin mo ang kasanais mo.
pagsubok ay mapagtatagumpayan. Sa'yo laban. Ano ba ang kailangan ay buhay ko. Ano ba ang kagulangan ay may kapapatan. Hanggang sa naisip ko. Ang sakit ay may kagalingan. Mga pangako may pinitan. Pangawakan ko. Kamay mo sa ang kalakasan ko sa'yo lamang ang buhay ko gamitin mo hanggang sa nais sa Lord to the very last day sabihin mo mga pangako mo binitawan panghawakan ko buhay mo sa kamay mo sa akin gumagabay ang kalakasin ko. Hindi ka magiging pabigat sa kawain ng Lord. Magiging blessing ka. Sa'yo lang. Magdadala ka ng maraming kaluluwa sa lugar na to. Papagamit ka kay Lord. Pamilya may blessing. Gamitin mo. Last na, last na. Hanggang sa nais mo. For the very, very last time. Okay, sino dito yung may kasamang pangalan? Kaman hawakan niyo yung pangalan. Ayun, mag-anak. Hawakan ko. Hawakan mo. Hawak kamay ka mo. Kamay mo sa akin. Gumagabay ang kalagasan ko. May call pa sa Radyo Chris kami. Sa'yo lang ang buhay ko. Ang buhay ko. Gamitin mo. We will pray. Habang kinaawis ng music, I will ask Pastor Chokris to declare. Kundi sa iyong pangako, kami mga hawakan at tatayo. Makikita ng aming mga mata na mangyayari that we and our household will be safe. And as for me and my house, we will serve the Lord. Panginoon, walang gawa ng kaaway at laman at anumang taktika na magtatagumpay. We decree in the mighty name of Jesus, according to His perfect will and His word, family reunification, family prosperity and canceling of debt, family's well-being, mental health well-being, spiritual and physical well-being,
Walang makakasakit, walang mamamatay nang wala sa tamang panahon. Yes. Walang maaksidente, walang mapapahamak, walang mananakawan, walang masusunugan. In Jesus' mighty name, dinideklara namin walang malilidap sa trabaho. Dinideklara namin increase, incredible increase in Jesus' name. Dinideklara namin favor of the Lord in finances, in spiritual life, in marital relationship, yes, in familial relationship. Yes. We decree this family will be committed. We decree revival sa buhay ng maraming pamilya. Lord, mas mailap ang mga asawa sa kailang mga asawa, Panginoon. Magiging magalang ang kailang mga anak sa kailang mga magulang. At Lord, ang mga amay tatayo bilang tunay na haligi ng tahanan. At Ikaw, Kristo, ang sandika nila at pundasyon, O Diyos. Yes, hallelujah. Bibigyan mo ng perfect matches ang mga anak mong mga singka sa gustong magkaroon ng partner, Panginoon. Lord, increase in love. Increase in unity. Increase in favor in the name of Jesus Christ. Yes, we decree that your people will receive throughout the year the amazing promises. Amazing promises. Bukas ang langit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. For the last time, sabihin natin sa Lord. Mga pangako mo, pinitaw. Raise your hands. Panghawak. Woo! Salamat natin si Lord. Kamay mo sa akin, gumagabay ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Mga pangako mo, pinitawan, mga awagan ko. Kamay mo sa akin, gumagabay ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sabi mo, gamitin mo. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sabi mo, Panginoon. What you did today in the declaration of your people, and according to your will and perfect word, be it done unto your will. We receive it by faith in Jesus' mighty name. Those who are excited for the fulfillment shall purihin ang Panginoon. You may be seated. Thank you and God bless you. Let's move on for our giving before we have our communion. Bless na bless po ba tayong lahat? Amen. So, sabi nga last December ni Pastor dun sa kanyang, isa sa kanyang preaching, sabi niya, you give because you were given. Amen. Sabi natin, di ba dapat, it's better to give than to receive, di ba? So, na-receive natin, God give us the 100% of our income, of our sources ng income natin. And He is only asking for 10%. That is the tithes. Amen? So, sabi nga niya, bring. So, hindi mo may bring, hindi mo may bibigay kung wala siyang binigay sa atin. Amen? So, kapatid, nauna si Lord na nagbigay. Ngayon naman, it's your turn to bring your tithes. Amen? So, giving our tithes is showing our gratitude to God's authority and God's blessing. Amen? Na-receive mo po yung blessing, di ba? Bless na bless ka nga, sabi mo kanina, di ba? So, it's time for you to give your tithes.
for you to give, to bring the tithes. Yun lamang po ang hinihingi ni Lord. At ano, may kapalit na naman yun. Pag binigay mo yung tithes mo, pag binala mo, in-offer mo kay Lord yung tithes mo, may kapalit na naman. Overflowing. Diba? Overflowing na blessings. Sino ang may ayaw nun? O, gusto nyo, diba? So, give. Yun lang po. Sabi nga kanina, faith, dapat may action. So, ang action natin is give. Amen? Okay, so, time for giving, time for blessing. Na-receive yung blessing, mag-give ka, may blessing ulit. Diba? Cycle ng pagpapala. At yun ay gusto mo. Diba? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Let's pray for our tithes and offering. Hallelujah! Father God, maraming salamat sa cycle of blessings na nare-receive ng bawat isa sa amin, O Lord. Salamat po, O Lord, sa faithfulness mo sa pagbibigay sa amin ng pagpapala. At Lord, salamat din po sa pagtuturo mo sa amin na maging faithful unto you, O God. Lord, salamat sa walang sawa, salamat sa pagpapala, salamat, O Diyos, sa paggabay mo sa bawat isa sa amin na muli ibalik namin ang nararapat sa iyo, O God. Salamat, O Diyos, lahat po, Panginoon, ang pagpapalan na ibabalik ng aming mga kapatiran, O Lord, sa iyong kaharian, O God. Lord, dalangin namin na ito ay pagpalain mo at patuloy, Panginoon, na mamunga ang mga binhi na ito, O Lord God, na kanilang itatanim. Salamat, O Diyos. Bless the seed and the sower, O God. In Jesus' mighty name we pray. Everybody says, Amen. Those who have the receipt, meron po tayong receipt ng tax, ng donations, hindi pong punin sa likuran sa usher table. So now, let's proceed with our communion. Hallelujah. Shall we stand and worship the Lord once more? Samba ang communion. Kasi we are declaring what the Lord Jesus did on the cross. Pinapasalamatan natin. Nag-expect din tayo ng pagdating ng Panginoon. Tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night, in the night that in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance. Nagpapasalamat po kami sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa iyong katawang na bayubay sa krus. Sa mga latay na iyong tinanggap, sugat na iyong tinamo, ako ay may kagalingang tinataglay ngayon. Salamat po sa well-being ko. Salamat po sa malusog na katawan, sa kagalingan na gagaling sa iyo. In Jesus' name, Amen. Ating pong kainan. Kayo pinasa tahanan, pwede po kayo mag-join by having your juice and your bread. Tapos po natin ating saro, yung ating juice. And when he given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he took the cup also after supper, saying, this cup is the cucumber in my blood. Do this as often you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Sabi natin, Panginoong Jesus,
Salamat sa dugong nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap ko ang kalinisan, ang kapatawaran na nanggagaling sa iyo. Sa iyong harapan, ako'y matuwid. Ako'y malinis. Amen. Let's pray. Lord, salamat po sa buong buwan ng January. First month that we experience amazing promises. We're expectant for more of you. We're expectant for what you will do more sa darating pang mga buwan. Lord, bilang pastor, dinideklara ko ang incredible increase sa buhay ko ng bawat isa. Sa buhay po ng mga nag-anniversary, nag-birthday o nag-birthday, we declare blessings upon blessings upon blessings. We are speaking longer and more satisfied relationships and lives in Jesus' mighty name. Sa lahat ng dinala mo sa lugar na to, at sa lahat ng nag-turn online at pakikinig pa nito at manunood, tanggapin nila o Diyos ang walang hanggang tagumpay na nagagaling sa iyo. Lord, we bring back to you the glory and the honor and the praises in Jesus' name. Receive your benediction. Lord, as a pastor of the church, dinidiklar namin ang pag-ibig mo, Diyos Ama, na walang kapantay, ang pagpapala mo, Panginoon Jesus, na di maubos kailanman, at ang pagsama mo, Holy Spirit, ay lalagi sa amin. Tinatanggap namin ang katuparan ng iyong amazing promises. To God be all the glory in Jesus' name. Amen. Now let's declare the victory of the Lord Jesus Christ. Tayo po tayo, sabay-sabay natin declare ang victory. At tayo may kakainin. Walker, huwag po munang umalis. Victory is yours.
Have a great week and God bless everyone.